Hello everyone and welcome to Likas Lunas Channel. Maraming salamat sa lahat ng mga tumangkilik, sumuporta at nag-subscribe. Patuloy na sumusubaybay. Ngayon naman ay babahagi natin sa inyo ang update tungkol sa karamdamang dengue. At pinamagatan natin kontralamok dengue sa PUC. Watch this. Ang karamdamang ito ay kayang malunasan sa pamamagitan ng naturopathy o healing approach. Binibigyan natin ng atensyon, konsiderasyon ng mga iniinom, pagkain, halaman gamot sa paligid at lifestyle ng pasyente. May mga dapat munang iwasan pansamantala ang isang dengue patient para sa kanyang mabilis na recovery. Una, yung mga mamatikang pagkain or oily foods. Tulad ng mga balat, yan ay mga pinirito, mamantika, chicharon, fried chicken, hamburger, fries, may kasama pa soft drink, kaya fried chicken uli, crispy food, crunchy food, kasama dyan ang inihaw. Yung mga yan ay mainit sa sistema ng katawan at gustong-gusto ng lamok na kagatin ng isang tao na mainit ang katawan. Yung mga maanghang na pagkain na nilagyan ng mga sili, yung mga hilig uminom sa mga matatamis na inumin, mabubula, katulad ng iced tea, soda, soft drinks, kasama dyan ang beer. Yan, tsokolate, pinagbabawal muna. Yan, mga matatamis na pagkain na tinimplahan ng iba't ibang asukal, tulad ng mga cakes, pastries, mga panghimagas na sobrang tamis. Ang likas lunas po natin sa dengue, maghanap tayo ng tawa-tawa, maghanda tayo, hugasang mabuti, at ibabad natin sa isang plangganang may tubig na maraming asin para ma-disinfect siya, no? Then, banlawan uli. So, ang ratio natin, kapag bata ang iinom, 3:1. Ibig sabihin niyan, 3 basong tubig sa 1 basong tawa-tawa, pakuluan. Pag matanda naman ang iinom, ang ratio is 4:1. 4 na basong tubig sa 1 basong tawa-tawa, pakuluan. At pag maligam-gam na, pwede nang inumin. So, makakatulong yan para makapagpataas ng blood platelet. Kung wala kayong tawa-tawa, may nabibili na niyan sa Healing Galing Outlet, yung tinatawag nating tawa-tawa tonic. Ang pwede natin ipalit sa halamang tawa-tawa ay ang neem tree. Kumuha tayo ng dahon ng neem, pakuluan natin, at pag maligam-gam inumin, mayaman din yan sa antioxidant, nagpapataas din ang blood platelet count. Ito, common sa sa ating bakuran, karaniwan na yan, dahon ng papaya. Kumuha tayo ng 2 hanggang 3 dahong malalaki, hugasang mabuti, dikdikin, katasin, at yung katas niya, iinumin ng puro, 2 kutsara sa loob ng 3 beses sa isang araw. Nasubukan namin to kasi na-dengue yung aking panganay, so bago namin siya dinala sa ospital, napainom ko na siya ng kalahating baso ng katas ng papaya, 3 beses. May nag-tip sa akin, hindi ko na lang nailagay yung picture dito. Isang nurse nag-tip siya, para tumaas ang platelet. Yung Pocari Sweat. So, hinanap ko rin sa grocery yan, ipinainom ko rin sa aking anak yan. Nakatulong. Pwede nyo rin subukan. Mga pagkain na pwedeng kainin ng isang dengue patient, lahat ng mga prutas na makatas, ha? Kasi nagpapababa yan ng body temperature, ha? Kung tawagin summer fruits. At huwag kalimutang uminom ng 8 basong tubig sa isang araw para manatiling presko ang katawan. At yung mga masasabaw na pagkain na walang paasim, mga nilaga, ha? Ayan. Isda, pesang dalag. Then, kung mahina, bababa ang immune system, pwede siyang uminom ng Arthrospira or Spirulina. Yan ay mga blue-green algae na mayaman sa proteins, vitamins, and minerals. Ang protina nito ay mas mataas sa red meat, kaya kahit hindi ka kumain ng red meat, pag nakainom ka nitong tablet o nakalunok ka ng Arthrospira, ay
Doble ang taas nito sa protina ng karne. Merong ready-made product, ang tawag dyan, Healing Food Tablet. Meron yan sa Healing Galing Outlet. Ito nga palang Healing Food Tablet na to, iniinom namin to ng aking pamilya, no? Hindi kami nawawala ng stock nito. Yung aking apo nga, mahina ang resistensya, no? Ilang linggong inuubo, pinainom ko na siya nito, araw, umaga, tsaka sa gabi. Lumakas bigla ang katawan ng bata. Then, for infection or to prevent secondary infection, so, kailangan ng dahon ng serpentina, 10 dahon, painumin siya 3 times a day, gawing tsaa, or kung may mabiling tablet, pwedeng ipainom ang tablet. Pagkainom nyo ng tsaa, yung natirang dahon sa baso, pwedeng lunukin yan. So, maraming properties ang serpentina ayon sa pag-aaral. Siya ay contra-lagnat, anti-pyretic, contra-pamamaga, anti-inflammatory, at antibacterial. Sa susi po ng kagalingan ay meron tayong proseso na huwag tayong magmamadali, disiplina, pinakamabisang gamot sa isang taong may karamdaman. Ang gagawin niya ay tama at iiwasan ang mga bawal at makasasama. Tamang pagsunod, huwag maglaktaw ng herbal medicine supplements. Pagbabago yung mga maling na kagawian, nagdulot ng karamdaman, itigil na. At panghuli, pananampalataya, ang kagalingan lamang ng pasyente ay manggagaling sa Diyos. Meron dalawang landas dyan, kaibigan. Malaya kang pumili kung ano ang gusto mong tahakin. Isang highway papunta sa dengue, ang mga masasarap, mga bawal, kainin mo ng kainin. Pero huwag kang magsisi sa bandang huli sapagkat nakamamatay ang dengue. Ang isang landas naman dyan ay kagalingan, disiplina, kalusugan. Aling daan ang nais mong tahakin, kaibigan? To become healthy is not a matter of chances, it is a series of choices. Nasa iyo ang pagpili, kaibigan. Kalusugan, kagalingan, o mga maraming bawal pero karamdaman. Naway nakatulong sa iyo ang munting kaalamang ito at patuloy kang gumaling sa iyong karamdaman. So if you want cure from nature, always remember, may likas lunas na inihanda ang nasa itaas. To God be the glory.